ay tiniyak nilang mabuti kung credible sila. Talaga Opo. Bang yun ay dating mga kasama nila? Di ba yun lang naman ang dapat na malaman siguro, di ba? Tama po, tama. Tinuhin mo yung mga tao ngayon na nagsasabi na di umano nga ay dati nilang kasama at sila ay dating magkakasama sa kilusan na yan. Mm-mm. At dapat mapatunayan ng Senado kung credible. At kung credible ang kanilang sinasabi, sila yung makakagawa ng konklusyon ngayon kung ano ang significance ng kanilang mga respective testimonies, di ba? Tama po, tama, oo. Well, tayo naman, wala naman tayo sa Senado. Hindi pa naman natin, wala naman tayong pagdinig tungkol sa issue na yan. Kaya hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang significance ng pagdinig na yan. Dapat kasi siguruhin ng Senado Opo. Yung kanilang mga pinagtatanong kung yung kanilang mga resource persons ay talagang legitimate. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabi at karanasan ay talagang validated, di ba? Ayun, oho. Validated halimbawa, hindi ngayon maitatanggi ng mga taong inaakusahan nila, sila man ay kasama namin sa Kongreso o hindi. Opo. At palagay ko, pagdating sa ganong pagkakataon, ang taong bayan na magpapasya sa kanila kung ano ang kanilang napatunayan at napatibayan mismo sa pagharap nila sa Senado. Well, alam nyo Kong, ako masasabi ko sa ito isa sa mga positibong epekto ng social media, no? Napaka-aktibo ng tao, lahat pwede nang mapanood. Dati po, ang nanggigisa sa gobyerno, itong mga grupo na makabayan black. Ngayon Kong, sila naman ang nagigisa ngayon at sinusuri ng taong bayan ang identity at saka yung grupong ito. Ako masasabi ko lang, tama naman siguro ito Kong. Hindi, yung pagdinig ay karapatan ng Senado, di ba? Opo. Saan kasi sa Congress nga hanggang ngayon, wala naman kaming ginagawang pagdinig. Kaya concentrated lamang tayo kung ano yung nagaganap na pagdinig sa Senado. Oh. Ano yung paraan nila, ano yung mekanismo nila para matukoy yung katibayan at katotohanan ng mga sinasabi ng mga taong inimbita nila. Opo, opo. Sa akin kasi, ang pinaka-importante dyan, ay kung mapapatunayan na yung kanilang mga sinasabi ay totoo. Uh-huh. Kasi hindi tayo makapagpapasya dyan sapagkat wala naman tayo sa posisyon para matingnan natin o makausap yung mga taong naging resource persons ngayon sa Senado. Tama, tama ako. Hindi kaya kung kami ang nag... kung kayo nagdidinig, ano? At least personally, meron akong malalaman ngayon. Ay ngayon, wala akong personal knowledge doon sa mga taong tinawag nila para maging resource person, makapanayam dyan, tungkol nga dyan sa suliranin na kinalalagyan ng mga kasama namin sa Makabayan Black. Opo. Pero doon sa punto kung natama, sila ay legal group, ano, legal front ng mga lumalaban sa gobyerno at ito ho naman ay pinapayagan ng ating saligang batas na sila ay maging bahagi po ng ating pamahalaan. Pero yung punto na indirectly ay sumusuporta sila doon sa armed groups ano, na lumalaban sa ating pamahalaan. Paano kaya ating titimbangin ito Kong? Ano? Ba, kailangan matimbang ng Senado yan. Meron akong narinig na tinatanong ni Opo. Senate President Soto at tinitingnan ko nga ako yung paraan ng pagsagot nila. Meron siyang tinanong na kayo ba kanya ay sumasang-ayon sa pamamaraan ng NPA na palitan ang sistema ng ating gobyerno. Ayun, sa po. Paraan. Oho, oho. Matamang tinitingnan ko kung paano nila sasagutin yun, ano? Okay. At ito naman, narinig mo siguro kung paano nila sinagot yun. Oho. Kasi pagka ganun na yung tanong, ano man ang isasagot mo ron, kailangan makita sa liwanag ng sasabihin mo at sa mga pagsagot mo kung ikaw nga ay kaugnay sa kanila o hindi. Okay. Diba? Opo, doon opo. Sa pamamaraan ng pagsagot mo, yun ang ikakikilala kung sino ka at ano ka talaga. Oho. Yun. Doon mo makikita. Dapat sana yung mga pagtatanong na yun ay sumentro doon. Ibig opo. Ko sabihin, doon lang ang punto ng usapan kasi, Jenny. Oho. Hindi ka nalalayo doon.
Ayoko namang dagdagan yung pamaraan ng kanilang pagtatanong. Ayoko namang mag-suggest. Baka naman sabihin ng Senado, hindi diba, namin... Nagmamarunong tayo, no? O nagmamarunong tayo. O kaya naman, maging laman na naman ang usapin. Parang nagsasuggest tayo kung anong dapat natin itanong at anong paraan ng pagtatanong. Opo. Tayo, magkasya na lamang doon sa narinig natin kung paano itinanong at kung paano nila sinagot. Tama. Kasi yun ho naman ang kortesiya no, sa magkabilang chamber kong. Dahil kasama namin sila, ako nga, bagamat ako mayroon sariling pananaw sa mga bagay na yan, hinihintay ko pa rin na isa sa amin, opo, baka isa sila mismo ay magkusa na gumawa ng sariling resolusyon para sa ganun ay masagot nila yung akusasyon ng mga opisyal at kaanib ng armed forces. Iniisip ko na sana isa sa mga makabayan block, sila nang maghain ng resolusyon sa lower house, ano? Para sagutin at hamunin yung akusasyon ng armed forces. At doon, mula doon, nakikita natin ngayon, maaari tayong makasama doon. Pero dapat siguro sila na yung manguna doon dyan. Oho. Well, lalo ho itong uminit kong, kasi sa nito nakalipas na araw, nabalita na isa sa mga anak daw po ni Congressman Kalyamat ba yun, na napatay doon sa inkwentro sa pagitan po ng sundalo at ng mga miyembro ng NPA. Nabalita nga yun dyan. Mukhang sangayon sa balita, yung anak niyang babae, parang bunso pa yata yun dyan. Opo. Kasama sa nasawi nung nagkaroon nata ng encounter yung sa pagitan ng ating armed forces. Opo. At yung mga rebelde. Oho, oho. Well, iniimbestigahan naman po yan siguro. At saka sabi nyo nga po, bahala na po ang taong bayan kung ano ang magiging pagtaya nila sapagkat nalalapit naman ang eleksyon. Malamang magiging paksa po ito ng talakayan sa bahagi po ng mga miyembro ng makabayan Black Kong. Sigurado yun dyan sapagkat naging usap-usapan na nga yan at sila pa yung naging sentro ng usapin. Opo. Nagkataon pa na ang Senado pa yung gumawa ng paraan para dinggin yung akusasyon na laban sa kanila. Kaya hindi maiiwasan na maging isang campaign issue. Opo. Kung ang pag-uusapan ay yung kakayahan nila o yung legitimacy ng kanilang mga organization, kung ang pag-uusapan ay yung politika ng ating bansa. Kasi kahit itong sabihin mo, maski sila, palagay ko alam nila na dapat magkaroon ng closure ito kasi nananatili, sa kanila nang galing mismo, nananatiling isang sword of Damocles sa kanila kapag ito ay hindi nila nasagot na mabuti. Oo. At hindi nagkaroon ng pagtatapos ang usapin na ito. Lalo